ayan mga kapatidas, umpisahan na po natin isanggot siya yung ating head part ng baka. So bali dito sa ating pan, meron na po itong oil. Ay konting oil lang po siya. Pagsutay lang ng ating garlic, onion and garlic. So yan, kain ko lang ating onion. Medyo maliit po yung kaldero natin mga kaobina. So kailangan natin gawin to para pag nagiwahiwalay na siya sa kanyang buto, madali na po nating himayin. Saka puro laman na matitira. Diba? Brilliant yung idea ngayon. Ayan, so before maluto or mag-translucent itong ating onion, lagay ko na yung garlic para sasabay po siya. So itong lutong ito, mamaya ang mangyayari is para siyang sinampalukang papayitan or something like that na ano, Cucina Dominico. Kasi nga hindi kami nakabili ng ano, hindi kami pumili ng laman loob. So ayun, so lulutuin ko na ito sandali. So inisin natin ito, then lalagay natin yung karne. Yan, medyo okay na po. Ilagay na po natin dito yung karne. Sesahin ko lang para mapile ng maayos. At marami siyang medyo durog-durog na buto kasi mga kapinas. Alam ko naman, basta na lang sinap to doon, hindi man lang ginamitan nung ano, banso water. So, okay lang din. Sanay naman tayo sa kung anong meron lang. Yan nga naman ng ano ni Cucina Dominico. Kung walang available, huwag pilitin. Kung meron, huwag hindi gamitin. Okay. Yan. Kasi naman pala eh. So yan mga kapatidas, try lang po natin haluin para maano yung mga anak ng garlic at onion, may halo sa kanya rin. Meron talagang haluin kapag ganito, medyo mabuto. Pero dito naman yung sarap mamaya mga kapatidas. Halo na yung mata, napakasarap ng mata. Sabaw. Asahan po ninyo yung creaminess ng sabaw natin na to. Kasi maglalagay po ako dito ng yung gabi. Lalagyan ko ng gabi ito mamaya. So expect natin yung sabaw na medyo creamy siya than the others no, sabaw na nagagawa natin. Tsaka itong ulo ng baka, medyo slimy siya na part. So magpuproduce din siya ng ano, consistency na creaminess dun sa anting niluluto. Okay? So hanapin ko lang po yung takip. Tatakpan po natin yan. Then after, papakita ko po sa inyo pag medyo kalas-kalas na siya sa buto. Okay mga kakusinas, ito na po yung ating sinangkot siya kanina. Nilipat ko lang po sa medyo malaki-laki konting ano,
lalagyanan. Tapos medyo nagmamadali po kasi tayo, kaya nilipat ko dito sa ating pressure cooker. Okay, so ngayon lagay ko na lahat ng halos lahat ng mga ingredients. Tapos para sabay-sabay na siya pag naluto mga kusinas. Okay, so para malapot po siya mamaya, maglalagay tayo ng gabi. Yan. Tapos mag-add lang ako ng konting ginger. So yung ginger hindi ko po naisangkot siya kanina, pero okay pa rin yan. Same pa rin ang lasa niyan. At least na ihabol. Tapos yung ating spring onion. Yan. Tapos ako kusinan, maglalagay lang din ako ng, gagamit po ako dito ng Mamacitas Papaitan Mix. So, isa lang po muna gagamitin ko. Tignan natin mamaya kung anong result mong sabaw niya. Tapos, lalagay din po tayo ng Mamacitas Sinigang sa Sampalok. Yan. So, ngayon, hindi lang po muna ako maglalagay ng paminta. Mamaya na po. Pero maglalagay ako ng konting papatis. Yan. So, mga 3 tablespoon po siguro ang patis yan. Tansya-tansya lang mga kakusinas. Tapos ngayon, mag-add tayo ng water. Dadamihan na po natin yung water dito kasi yun na po yung pampasabaw po niya. Haluin ko lang po muna. Sabali. Ayan mga kusinas. Oh, itsura pa lang niya. Masarap na. So paano pa kaya mamaya pag naluto na po ito? Okay. So sort of sinampalukan, papahitan dish from Cucina Dominico. So gawin na po ako ng water some more para po tama na po sa kanyang sabaw. Ayan, tama na po yan mga kusinas. Hindi naman matutuyuan yan. Okay, so gusto na nga ito. Ayan, antayin na po muna natin kumuluto. Tapos, tsaka natin po tatakpan. Okay? Kusinas, ayan. Sa mahaba-habang paghihintay, medyo kumukulo na siya. Ayan. So ngayon na maglalagay lang ako ng bird's eye chilies. So lagay lang po natin ito para mamaya medyo spicy na siya kapag umuwi na. O sasara lang natin ito mga kusinas. Tapos antayin lang natin itong maluto or mapalambot. Palalambutin lang po muna natin to. So once na binuksan natin to mamaya, ibig sabihin malambot na siya and then okay na po siya. Okay? Yan, medyo meron na. Tatakap lang muna natin to. Tapos andayin po natin na mag-release ng pressure. Tapos siguro mga 15 to 20 minutes lang kasi medyo malambot lang po yung baka natin. Ayaw natin magkalasog-lasog masyado. Masarap pa rin po yung medyo may lumalaban ng konti. Okay, so balikan lang po natin to mga kusinas. Papakita ko sa inyo yung final result later. Okay mga kusinas, ito na, depressurize na natin ito. So pinapakulo na lang po natin ito ulit. Tignan po natin. Uy, looks yummy mga kusinas. Tikman natin yung ating papaitan / sinampalukan. Sarap! Grabe! So yan, nagay na po natin dito yung ating last ingredients, yung ating siling pansigang, green chilies, yan. Tapos yung ating spring onions as garnishing.
So antayin lang po natin na kumulo ito mga kusinas. And after that, papatayin na po natin yung apoy. Okay? Lapot niya mga kaibigan. So ayan, sana po nag-enjoy na naman po kayo sa video po natin ngayong araw na to. So huwag po natin kalimutan, pag-click lang po ang subscribe button para po doon sa ating mga bagong subscribers. And please share and leave a comment po. So maraming salamat po sa panonood ng Kusina Dominico.